Welcome to Manawag sa mga taga Manawag. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Brothers and sisters, if there is one thing that we need to remember from today's gospel reading, it is this, that Jesus prayed for us. And I suppose, until today, He's still praying for us. And His prayer is very specific. He prays that we may be one, just as He and the Father are one. Mamaya pag-uwi nyo, yung mga kaibigan nyo na hindi na nagsisimba o ayaw magsimba o niyayaan nyo at hindi nagsimba, sabihan nyo ng ganito, "Oy, alam mo, namimiss ka ni Jesus kasi gusto niya kapiling ka." I think that is the word for this oneness that He's praying, that we may be one with Him, with the Father, makapiling niya tayo. Because the reality is, we are not yet one with Him, and we are not yet one with one another, with this other. And so today, I think we need to look into what are the things that prevent us, hinder us, keep us, stop us from being one with the Lord and with one another. Siguro isa na dyan yung ating mga kasalanan. Because sin always separates us from the Lord and from each other. Kasama na dyan yung ating mga sinful choices, lifestyles, attitudes, views. At lahat ng ito, kapag hindi natin na-address, sisira sa atin, papatay sa atin. Mahatma Gandhi listed some things that will destroy us if we are not careful. And these are some of the things he listed. He said, wealth without work, kayamanan na walang gawa o hindi pinaghirapan. Delikado po yan. Saan kaya galing kung hindi pinaghirapan? Pleasure without conscience, kasiyahang walang konsensya. Maraming gumagawa niyan. Wala nang pakialam, wala nang iniisip, wala nang consequence. Knowledge without character, kaalaman na walang katinuan, walang kabutihan. Politics without principle, politika na walang prinsipyo. So ano nang mananaig? Pera na lang siguro. Vested interests. Siguro napanood nyo isang mayor sa isang lugar dito sa Luzon. Iba ang kanyang citizenship, pero nanalo. Paano kaya yon? Politics. Science without humanity. Agham o siyensya na hindi sinaalang-alang ang sangkatauhan. Baka gamitin ang tao para sa siyensya. Business without ethics or morality. Negosyo na walang moralidad. Ano nagpapatakbo? Driving force is only profit. Basta kumita. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming bagay sa ating buhay nagpapahiwalay sa atin, sa bawat isa at sa Panginoon. And so today, as Jesus prays for our oneness, we also pray that we may be one with Him and with His other. Tingnan natin ang pamilya natin. Baka nagkakawatak-watak na rin. Sa maraming dahilan, baka yung iba nag-aaway dahil sa mana, sa pera, sa prinsipyo, sa pag-uugali. They are destroying us. They are separating us from the Lord. As we also pray for the Our Father today, we pray that we may be one, just as the Father and Jesus are one. Pag-uwi mamaya,
Tingnan natin ang ating mga mahal sa buhay. Ako ba'y may ginagawa para sila ay maging kapiling ng tunay na may pagmamahal, pag-iintindi? Kung wala pa, magtrabaho tayo.